Okay, good morning everyone. Okay, so ang assigned lesson natin ngayon ay about the sigma notation. And ang target natin or learning outcomes of the lesson, at the end of the lesson, the student is able to use the sigma notation to represent a series. And the other one is to apply the use of sigma notation in finding sums. Then sa presentation na to, ang ating outline ay yes, the sigma notation, about the definition of a sigma notation and how to expand or simplify and so on. And the next is the calculating sums using sigma notation or using some properties of the sigma notation. The sigma notation is a shorthand for writing sums. So we use the uppercase Greek letter sigma, and it is used to indicate a sum. Next is under how to write or to evaluate sums in sigma notation. So we use the f of I be an expression involving an integers I. The expression of f of m plus f of m plus 1 plus f of m plus 2 and so on up to the end of f of n can be written in a sigma notation in the form of, so we use the uppercase Greek letter sigma, where it is the summation of f of I, where I start from n, m, and it end to n, where the f of I is a term or the summon, and I is the index, the m lower bound, and the n upper bound. It is denoted that the lower bound must be equal or less than the upper bound. Okay, important yun na. Hindi pwedeng ang lower bound ay mas higher pa dun sa upper bound. Okay, let's say we have the following examples. So ang gagawin dito ay we're going to expand and simplify the following sigma notation. Okay, number one. Okay, so we're going to expand the quantity of 2i plus 3, where I start from 2 runs to 4. So kapag nilagay natin into expanded, so ang mangyayari ngayon ay ang first term natin for I is 2. So kaya yung I natin doon magiging 2 times 2 plus 3. Then followed by 3, 2 times 3 plus 3 plus, and the last term is 4, yung ating upper case or upper bound. So 2 times 4 plus 3. So pag inisa-isa natin yon yung bawat terms, so ang mangyayari ngayon ay 2 times 2 plus 3 is 7 plus 2 times 3, 6 plus 3, 9. Plus 2 times 4, 8 plus 3, 11. So the sum of 7 plus 9 and 11 is 27. And that's the answer for the sigma or the sum of 2i plus 3, where start from 2 runs to 4. So kaya ang sagot natin ay 27. Okay, next example, number 2. Find the sigma notation of 2 raised to I, where I start from 0 runs to 5. So kaya ang magiging ating expanded. So 2 start with 0, kasi yun ang ating lower bound. Then plus 2 raised to 1, plus 2 raised to 2, plus 2 raised to 3, plus 2 raised to 4,
plus 2 raised to 5 kasi yung ating upper bound ay 5. Okay? So individual value of term, so we have the following expressions. For 2 to the 0 is 1, for 2 to raise to 1 is 2, plus 2 raised to 2 is 4, plus 2 raised to 3 is 8, plus 2 raised to 4 is 16, and the last term plus 2 raised to 5 is 32. So the sum of the following terms is 63. Ayan, di ba? So kung maalala nyo, last meeting natin ay inintroduce natin ang tinatawag nating sequence and series. So yung sigma notation, that is in the sum form of a series. Yeah. Okay, parang series din siya, di ba? Kaya lang gumagamit lang ng sigma notation as the other notation. Next example, number 3. So we are going to get the summation of a sub I, where I start from 1 runs to n. So yung ating upper bound is in the form of n. So kapag tinuloy-tuloy natin yan, yung kanyang mga term. So we have a sub 1 start from 1 plus a sub 2 plus a sub 3 plus and so on up to the last term, the upper bound a sub n. So that's it. Okay, so ang gandang ano lang kasi yun lang naman sinasabi ng ating summation. And the last among the givens, so we have the summation of square root of n all over n plus 1, where n start from 1, the lower bound, runs to 6, the upper bound. So isa-isayin natin yon. So magsimula muna tayo sa 1 by substituting every term. So mag-start tayo with square root of 1, kasi yun ang ating first term, all over 1 plus 1. Second term, yes, 2, square root of 2, all over 2 plus 1, para sa second term. Third term, square root of 3, all over 3 plus 1. Fourth term, square root of 4, all over 4 plus 1. Fifth term, square root of 5 all over 5 plus 1. And the last term, the upper bound, square root of 6 all over 6 plus 1. Then, pag nalagay mo na yung bawat terms natin doon sa condition of the lower and upper bound, tsaka mo na isa-isa yung evaluate yung kanyang sequence. Then, the last is the sums. So, we have 1 over 2, square root of 1 is 1, all over 2, 1 plus 1. Then yung second term naman ay square root of 2 over 3. And then yung third term ay square root of 3 over 4 plus fourth term is square root of 4 is 2, 2 over 5. And the next term is square root of 5 over 4, over 6, square root of 5 over 6. And the last term, square root of 6 all over 7. So pwedeng mag-end ka na lang with that answer kasi hindi naman siya hindi mo na siya ma-other form kasi magkakaiba naman yung kanilang mga radical. So, pwede ka nang mag-end with this term. Okay, next. Okay, dito naman. Ang target naman natin dito ay write each expression in sigma notation. So dito, ang given naman natin ay tinatawag natin expanded form. So we are going to express it into a sigma notation form. Okay? So dito, ang pwede ko lang ibigay siguro 1 and 3. Tapos yung 2 and 4. So kayo na lang mag-extend nun. Okay, so 1 and 3, no? Ang pwede ko lang express natin dito. At least meron tayong 2 example. For number 1, so we have 1 plus 1 half plus 1 third plus 1 fourth and so on up to 1 over 100. Ibig sabihin na extended yun hanggang 1 to 1.
1 over 100. So pag tingin natin into sigma notation, so ito yung given expression natin. So yes, maglalagay ka muna ng sigma symbol. Then pansinin mo, nag-start siya with 1, yung ating n. Pwede naman kahit gamitin mo letter I or n, kahit alin doon sa dalawa, parehas yan. Yung I kasi sumisimbol yun sa set of integers. Ito rin naman n, pwede rin siyang set of integers. Kasi di ba yung 1 natin, kung mapapansin mo lahat ng ating numerator or denominator ay counting numbers. So pwede rin naman ito mag-extend with 1 over 1. So tuloy pa rin yung counting number and start with 1. Kaya nag-start tayo with 1, tapos yung ating upper bound ay 100. Kaya yung upper bound natin 100. Then mapapansin mo lahat sila ay in a rational form. So, kaya pwede nating gawing 1 over n. Okay, so ayan na yung iyong sigma notation. So ito yung target natin, the sigma notation. Okay, so that's it. So nagawa na natin yung number 1. And the next, yung number 3. Diba sabi ko, ibibigay ko lang or kukuha lang natin ng answer ay yung 1 and 3. Yung the rest, kaya na lang mag-extend na. Okay, next ay yung number 3. Ito yung ating statement sa number 3, yung kanyang expression. A sub 2 plus A sub 4 plus A sub 6 plus A sub 8 plus and so on, extendedly up to the last A sub 20. So mapapansin mo yung kanyang mga sub number ay in the form of pwede natin sabihin even counting numbers. Diba? 2, 4, 6 and so on up to 20. Okay, so by solution, yes, ilagay mo lang yung sigma notation, yung sigma symbol. Then pansinin mo, kapag ginawa natin siya yung 2, 4, 6, 8, 20 in the form of even counting numbers, pwede natin gamitin ng 2n. Diba? Yung 2n, kasi yung 2n, that is a set of pwedeng counting even counting numbers, so 2n. Then, bakit nag-start ako with 1? Bakit nag-start ako with 1? Kasi di ba pag sinubstitute natin yung value ng n dun sa 2n, kaya ang magiging sub number mo, first sub number ay 2. So tama pa rin, di ba? Kaya a sub 2. So check tayo with first term. Tapos yung second term ay siyempre, after ng 1, ang susunod na ang 2. 2 times 2. Kasi ginagamit natin yung 2n, yun yung ating rule for, ika nga ay, even counting numbers. So, magiging 4 ngayon siya. So, tama rin naman yung ating second term ay a sub 4. Check, di ba? And, so on. Pag tingnan natin yung last term, so, ang last term naman natin ay 10, di ba? Last term natin kasi pag yung 2 times 10, that is a product of 220. Product of 20. Ayan, kaya yung last term natin ay a sub 20. So, nag-meet tayo with the factor of 10. Kaya mag-start lang tayo with 1 and so on up to 10. Lower bound 1 and upper bound is 10. So therefore, we meet the sigma notation. Summation of a sub 2n where n start with 1 up to 10. Okay? So the rest, yung 2 and 4, kaya na lang mag-extend na. Okay, so next. Okay, so in sigma notation, we have also a properties. Okay, some of the properties. No? Not all, kasi marami pang properties ng sigma notation. So, kuha lang tayo ng basic properties ng sigma notation. We start with finding a formula for the sum of the summation of I, where I start from 1 up to n. So, in the form of expanded, so we have the
1 plus 2 plus 3 plus and so on up to plus last n. Yung kasi yung upper bound natin. So meaning to say that it's a set of counting numbers in terms of n. So kapag nilagay natin siya into visual, let's say meron tayong mga set of open and close circle. So pag tiningnan natin yung form ng itong circle natin, open circle, so we start with 1 plus 2, di ba? Plus 3, plus 4, circle, plus 5, and so on up to the end. Kasi hindi natin alam kung ano yung last term. Then, yung ating open circle, kapag tingnan natin yung kanyang tinatawag natin horizontal, horizontal length niya, so n plus 1. Kasi nahaluan siya ng, di ba, ng closed circle. Then, yung mga closed circle natin ay lahat sila ay that's in the form of n. So, if we're going to total the following circles, the open and close using the sigma notation, so we meet this form. Sigma of I, where I start from 1 up to n, and that is 1 plus 2 plus 3 plus and so on up to n. Then we have come up with this rule or with this expression. So yung ating height, that is the n, at yung ating horizontal, that is n plus 1. So that's the product. Di ba kapag kinukuha naman natin ang area nung pwede natin sabihing area nitong rectangular shape na to, di ba? So the product of the length and width. Ngayon, ang target lang natin ay yung half, the form of triangle. So kaya divided natin into 2. Yan. So kaya nakakreate tayo ng tinatawag natin sigma notation. Okay? Okay, sa under ng sigma notation, meron din tayong tinatawag na mga properties. So sa presentation na to, magpapakita tayo ng selected properties na magagamit din naman natin on operation or operating the sigma notation or using this kind of series. So we have the first property, the sigma of constant C times the f of I, where I start from M runs to N, where C is element of any real number. So pakita natin yung kanyang proof para masabi natin that the statement is true based on the proof. The given sigma is the sigma of constant C times the f of I, where I start from m runs to n, is equal to, so pag kinuha natin yung kanyang expanded form nitong sigma notation na to, we have C of f of m based on the definition, definition natin ng sigma notation, added to constant C times f of m plus 1 plus C times f of m plus 2 and so on up to the last term. Yung last term natin ay C times f of n. So mapapansin mo sa ating mga terms, nandun pa rin yung constant C. So, pwede natin siyang kuhanin as a common factor yung ating constant C. So, pwede na siyang ilabas. Then, quantity natin itong mga series of f of I. So, kaya magiging next form niya. So, constant C, nasa labas na siya ng gagamitin nating close bracket. So, ang nasa close bracket natin ay yung series ng f of m plus 1. Sama na dito yung f of m, no? Kasi na-start natin f of m plus 1, plus f of m plus 2, and so on, hanggang sa last term. So, kung nakalabas na yung ating constant, di ba itong nasa loob ng ating bracket, ay siya rin yung definition natin ng sigma of f of I. So, therefore, it ends with constant C times dun sa sigma of f of I. Ayan. Kaya yung ating kaninang property
I threw because of this fruit. Okay. So that is the sigma of constant times f of I. Next property. Ito namang next property natin ay the summation or the sigma of two adding two functions or two, yung isa ay f of I plus the g of I. Mapansin mo, pwede palang i-express or i-distribute yung ating sigma symbol. Pwedeng mangyari yan, no? Sa ganitong tinatawag natin na properties. Again, we start with I equals to M up to N. So, anong nangyari dun sa ating result? It is equal with the sigma or summation of F of I where I start from I to M up to N plus the summation of G of I where I start from M up to N. So, magkaiba ng function niya na isa ay F at isa naman ay G. Pero pwedeng i-distribute yung ating sigma symbol. Okay? So, pakita natin yung proof ng properties na yan. So, ito nga yung ating proof. Okay, based on the given, we are going to expand the given. So, pag in-expand natin yan, let's start with the quantity of f of m plus the g of m. Yun yung ating first term kasi mag-start daw sa m. Then, yung second term natin ay magkakaroon ng plus 1 yung ating input. So, f of m plus 1 plus g of m plus 1. Then third term, and so on until we meet the last term. So ang last term natin, ang ating upper bound ay n. Kaya ang last term natin ay f of n plus g of n. Mapansin mo dito sa ating expanded or summation form, pwede natin pagsama-samahin lahat ng function m. Separately. Ganun din ang function g separately. At the end, ganito magiging result. Doon muna tayo sa lahat ng f of m or lahat ng function f. So, we have the quantity of f of m plus f of m plus 1 plus and so on hanggang last term ng f, function f. Yun yung f of n. Then, ganun din, kung nagawa natin yun with the function f, pwede rin natin gawin yun separately doon sa function g. So, lagyan lang natin ang add form kasi ito ay nasa tinatawag natin summation. So, plus yung quantity naman ng g of m, first term, g of m plus 1, and so on hanggang last term ng g, function g, g of n. So, ibig sabihin, separate din nagagawa natin yung with two function. Therefore, pwede natin kuhanin ang summation ng individual function. Kaya mag-e-end tayo with the distributing the sigma notation. So we have the summation of f of I where I start from m runs to n plus the sigma notation or the summation of g of I where I start from m up to n. Okay, that's the proof of our property number 2. Okay, next, property number 3. Ito medyo kakaiba yung nangyari dito sa property na to. Kasi mapapansin mo, meron tayong constant. Tapos, ang nangyari dito sa constant ay product siya ng upper bound, yung upper bound natin, no? Minus lower bound plus 1. So, ganun lang nangyari. So, ibig sabihin, kapag pala meron kang given na summation ng constant, summation na pa constant. Tapos yung I mo, start with not 1. Hindi nag-start sa 1. Pwedeng any number, then end with any number. Ang pwede mo lang gawin, mas madali, bukod mo yung constant, then yung upper bound minus lower bound plus 1. That's the end. Okay, muna yung summation. Okay? So, bigyan natin ng proof yung sig properties na yan. So, ito ang ating magiging proof. So, based on the given, the sigma of a constant where I start from M, start from M, and end with the N. So, mangyayari pag in-expand mo, pag in-expand mo itong constant na to, first term C,
Second term C. Third term C. Fourth term C. Paulit-ulit na yun hanggang ang last term mo, puro letter C. Diba? Kasi constant nga siya. So, ilan, saan ka mag-e-end? Kung ilan yung at tinatawag natin upper bound. So, ibig sabihin, itong mga first term hanggang last term na constant, ito yung tinatawag natin na n minus m plus 1 terms. Yan yun, di ba? Kasi di natin alam kung ilang terms yun. Depende dun sa ating upper bound at sa lower bound. So, ang mangyayari, since pare-pares naman siyang constancy, pwede mo nang kuhanin yung common factor na letter C. So, at the end, mangyayari, labas mo lang yung common factor na C times dun sa terms na tinatawag natin. Ano yung terms natin? N minus 1 or N minus M, upper bound minus lower bound plus 1. That's it. So, yun yung pinaka-proof natin dyan sa property niya. Then, pakita natin yung example dun sa last part. Dito sa may summation na to. Example, find the summation of 7 at ang kanyang constant 7, ah, start with 3 up to 6. Okay, so, ano ngayon ang mangyayari sa kanya? Pag chinek natin yan, ang mangyayari, puro 7 first term or yung start with 3. Then, 7 uli, fourth term, fifth term, 7, sixth term, 7. Ganyan ang mangyayari, di ba? Apat na beses na 7 kasi constant nga eh. So, ano mangyayari doon? It is the same with 7 times 4. Di ba? Yung apat na 7, tapos common factor 7. So, 7 times 4. Eh, ano ba ang 7 times 4? 28. Mapapansin mo, ang 7 times 4 ay the same din yun sa tinatawag nating 7 times the difference of 6 and 3 plus 1. Diba? 6 minus 3 plus 1 ay 4. Eh, diba ang 7 ay siya yung nagre-represent ng C? Constant yun eh. At yung 6 minus 3 plus 1, siya yung n minus m plus 1, yung upper bound minus lower bound plus 1. So therefore, ibig sabihin, yan nga yung tinatawag natin na summation of a constant where it is multiplied, constant multiplied to the upper bound minus lower bound plus 1. So ganun lang yung mabilis na paraan kapag kumukuha tayo ng summation ng isang constant. Okay, next is the telescoping sum. By definition, we have the summation of the quantity of f of I plus 1 minus f of I, where I start from m up to n. Mapansin natin dito, parang ang nangyari ay kukuhanin yung summation ng parang next term minus first term. Diba? Kasi yung f of i, yun yung first term. Tapos yung I plus 1, yun yung next term. Okay? So, pag in-expand natin yan using the definition, ang mangyayari ay f of n plus 1, diba? Yung previous term bago mag-last term. O n plus 1 minus the first term. Kasi yung f of m, yun yung first term natin. Okay, so tingnan natin yung proof nung sinasabi na telescoping sum, yung kanyang property about the telescoping sum. So from the definition, and it is defined as, if we're going to expand this definition, yung kanyang telescoping sum. So by expanded it, that is the quantity of f, quantity m plus 1, kasi start mo tayo with m, minus f of m. Plus m plus 2 kasi magkakaroon ng series minus m plus 1 naman doon sa m. Plus, syempre yung ating next term magiging m plus 3 at yung before the next term ay m plus 2. And so on. Hanggang ma-meet natin yung last term. So ang last term natin ay kumbaga before the last term minus the last term. Mapansin mo dito sa expanded na to, meron ng mga cancellation na mangyayari. Notice that the terms of f of m plus 1, f of m plus 2, at yung last term, pwedeng ma-cancel out.
Tingnan natin yung mga cancel out. Ha? So, cancel out na yun. At ito, yung pare-parehas, kasi minus naman yun sa mga cancel out na yun. At yung m plus 2, maka-cancel na with minus m plus 2. Ganun din yung m plus 3. Tuloy-tuloy yun. Pati yung last term, maka-cancel. Mapapansin mo kung ano yung natira. Ito na yung matitira. Lagyan natin ng box yung matitira. So, therefore, yung natira, yun ay magiging final output natin. So, paano nangyari yun? Bakit siya naging telescopic? Kasi di ba sa telescope, mapapansin mo, pag in-expand mo yung telescope, yung gitna nun, yun yung source ng expanded. Pero at the end, ang makikita lang ay yung dulo-dulo. Diba? Yung dulo-dulo. So, parang ganun yung tinatawag na pinapakita nitong series na to or itong summation na to. So, pag i-illustrate natin, para siyang isang telescope. Okay, that's it. Okay, tingnan natin ang example naman natin dyan. Para mas ma-clear natin kung ano merong dyan sa telescoping sum. Again, we have couples of formulas in this presentation. So, ano-ano yung pwede natin magamit? Ito, itong number one, kumbaga nagawa na natin ito kanina, yung tinatawag natin special case. Kapag lahat mapapansin mo, lahat ng ating lower or tinatawag natin lower bound ay nag-start with 1. Then yung ating upper bound naman ay end. Okay, so makagamit mo lang to kapag ganyan yung ating mga form of summation. Okay, yung number 2, mapansin mo, na-express na natin to kanina, kapag ang number 1 natin, kapag summation na pa constant, then start with 1. Kapag naman ang 2 ay summation of any number I where I start from 1 up to n. Kung ano man yung last term na target. So, okay. Then yung third naman, kapag meron tayong I square, integer square, then I start with 1 up to the n. So, ito yung ating magiging equivalent formula. N of n plus 1 times 2n plus 1 all over 6. At pwede mo rin manggamitin kapag yung I natin raised to the power of 3 or I cube where I start from 1 up to the last term. That is the same or equal with the formula of quantity of n times n plus 1 all over 2 square. Parang inulit mo lang ito, i-square mo lang itong number 2. Itong nasa number 2, i-square mo lang siya. Yeah. So, yan yung mga special cases na formula na pwede natin magamit basta yung I mo start with 1. Kapag ganito yung form na makikita natin. Okay, next. Isa-isay natin na yung mga some examples ng mga ganong special case ng formula. Summation of constant where I start from 1 up to n. So, we have the product of a constant and the upper bound. So, for example, the summation of 5, where 5 start from 1 up to 3. Okay, so ang mangyayari doon, basically, gagawin mo lang constant times upper bound. So, that is 15. Kasi pag, i-verify natin na, pag in-expand natin yan, dahil siya ay constant, ibig sabihin, paulit-ulit lang siya, no? 5 constant plus, ito yung pinaka-first term natin, plus another 5, constant kasi. Ito yung pinaka-second. And mag-e-end siya sa third term. Kasi yun yung upper bound. And then, 5 pa rin. So, pag inad mo lang yung tatlong yan, kaya 15. So, yun yung ibig sabihin ng ating summation of a constant. Where n start from 1 up to some numbers. Okay? Next, another example. Okay, next. Using formula 2, summation of I, where I start from 1 up to n, and that is the same with the n times n plus 1 all over 2. Okay, bigay tayo ng example yan. So, let's say the summation of I, where I start from 1 up to 50.
ito yung kanyang form of single sigma notation. So, ang mangyayari ngayon using the formula, so we have 50, start natin with I, times 50 plus 1 based sa ating formula, all over 2. So, ang mangyayari ngayon ay 50 times 51 all over 2. So, ang mangyayari lang, 50 divided 2 ay 25 na yan, di ba? Then, 25 times 51, meron tayong 1,275. So, madali na siyang ma-solve. So, hindi mo na kailangan expand kasi meron naman tayong formula that we are going to use for that. Next, example number 3, the summation of I square where I start from 1 up to n. Then, it is equal to the formula of n times quantity m plus 1 times 2m plus 1 all over 6. Okay, ito yung sample natin dyan. Let's say we have the summation of I square where I start from 1 and it ends to 40. So, using the formula, so it is 40 for the n times 40 plus 1 times 2 times 40 plus 1 all over 6. So, meron tayong 40 times 41 times 81 divided by 6. Final answer natin is 22,140. Okay? How about kung ganito na yung case natin? So, hindi lang siya I in the form of expression. So, evaluate the summation of quantity 4i minus 5 where I start from 1 up to 30. Okay, for the solution, pwede natin gamitin yung properties kasi di ba siya ay the same with the summation of two expression. So, pwede natin distribute yung ating summation symbol. So, ang mangyayari ngayon ay summation of 4i where I start from 1 up to 30 minus summation of 5 where I start from 1 up to 30. Kung mapapansin mo dito sa two terms na ito, meron namang constant at meron naman yung 4i. So, pwede natin gamitin yung expression na para sa summation of 4i, pwedeng maging yung ating 4, pwede siyang maging coefficient, di ba? Pwede siyang ilabas before the summation. Constant kasi yun, di ba? Meron tayong ganun rule ng constant. So, magiging 4 times the summation of i start from 1 up to 30 minus, ito namang second term natin, constant na naman yun. Okay? Then, express na natin yung ating summation. Yes, so we have the 4, andun yung constant ng 4. Eh di ba itong summation ng I, pwede siya maging 30 times 31. Meron tayong formula para doon, all over 2. Minus, ito naman ay constant. Pwede na siyang minus 5 times 30 kasi mag-start naman with 1. So minus 5 times 30. Then kapag na-express mo na yung summation, kuhanin mo na yung final result. Okay? So, the final answer is 1,710. Okay? That's it. Okay, next, example 2. Using the formulas and properties to evaluate this example. Okay, ito yung ating expression. Summation of the square of the quantity 3 minus 2i, where I start from 1 up to 100. Okay? So, pwede natin hiramin yung property ng squaring binomial. Di ba sa algebra, meron tayong ganong property. Pwede natin kasing express itong summation na to, yung squaring binomial. Okay, di ba pwede yun? Kasi meron naman tayong ganong rule sa tinatawag nating special product sa algebra. Okay, so for the solution, square muna natin yung binomial. So meron tayong, yes, 3 square minus
2 times 3 times 2i. So, kaya meron tayong negative 12i. Then, squaring last term, negative 2i square, magiging 4i square. Then, nandun pa rin yung ating summation symbol. Start from 1 up to 100. Then, na-express na natin itong expression na ito by distributing this sigma symbol in every terms. In every terms. Okay, so magiging result natin dyan ay kakaroon tayo ng 3 terms, di ba? First term ay summation of 9, that is a constant, I start from 1 up to 100. Then the second term natin ay minus summation of 12i, the second term, I start from 1 up to 100. At yung last term ay plus summation of 4i square start from 1 up to 100. Okay, so na-distribute na natin yung summation. Then i-apply natin yung formula natin. Kasi lahat naman sila nag-start with 1, yung i. Dahil ito ay constant, so 9 times 100 na lang yan, di ba? Ito naman ay pwedeng maging minus 12 summation of 1. Summation of i. At ito naman ay plus 4 times summation of i squared. Okay, for the first term, rewrite. The second term, minus 12 summation of i. And last term, I plus 4 summation of I squared. Then express natin yung summation into its value using the formula. So ito yun, nirewrite lang natin na. Yung summation of 9, constant ang 9, kaya magiging 9 times 100 na lang yun. Constant times the upper bound. Minus 12. Eh, ang formula natin naman sa summation of i ay i times i plus 1. Kaya 100 times 100, 1 all over 2. Nandun pa rin yung constant natin na negative 12. Then sa third term, plus 4 yung constant. Then ang formula naman natin dito sa summation ng i squared ay i times i plus 1 times 2i plus 1. Kaya 100 times 100, 1 times 206, divided by 6. Tapos, evaluate na natin isa-isa. 900 minus 60,600, itong second term. Pwede nyo siyang verify din using your scientific calculator. Plus 4 times the term. So, meron tayong 1,353,400 para doon sa third term. Then, pag sinimplify na natin ito, 900 minus 60,600 plus 1,353,400. Then the result is 1,293,700. And that's it.